Hi guys, I'm Shaina and welcome back to my channel. And for today's video, matagal-tagal na din akong hindi nakapag-film. And medyo tech review naman siya. Review natin tong JBL Pure Base Zero Cables na Bluetooth headset. So, first of all, sorry sa background noises and sa aircon kasi mainit and hindi ako nagbukas ng electric fan again. And ayun lang, so let's start. So, nabili ko tong headset na to sa Lazada for total of 1,775. Kasi ang presyo ng headset is 1,699 and yung shipping fee niya is worth 76 pesos kapag yung express yung delivery, yung pinili nyo. Kaya, nagtotal siya ng 1,775. Binili ko siya sa JBL flagship store sa Lazada. It comes with black, blue, green, silver, champagne, and rose gold. So, yung akin is kulay silver. Kasi nili ko to, naka-sale siya. Kasi ang original price niya is 2,199. And until now, naka-sale pa rin sila. And by the way guys, hindi po ito sponsored video ha. So, natanggap ko to ng July 16. So, July 26 na po ngayon. And 10 days ko na siyang ginagamit actually. So, first, ito yung box na makukuha nyo. Ito yung box na kasama sa kanya. Ayan. And dito niya makikita yung mismo headset and may mga kiniklaim siya. So, babasahin natin muna to. Ito yung kiniklaim ng product na to. Number one, pure bass sound, hands-free calls, tangle-free flat cable, and comfort fit earbuds. And so, ayun lang. And yung headset comes with this parang manual niya. And ayan na yung box. Ayan. Then, merong ganito kaliit na cable na charger. And ito na yung headset, guys. Ayan na. So, ayan siya. So, ito yung headset. Ito yung tsura niya. So, ito, guys. Ang haba nito is 33 inches. So, mahaba talaga siya. And for me, yun yung downside niya. Wireless nga siya kaya ng sobrang haba niya. And susuot ko siya guys ha. Ganito pag sa harap. Pero wala naman ata nagsusuot nito sa harap. Ewan ko lang ha. So ganyan siya guys. Ewan ko. Ayan. Alayo lang ako. Ayan siya. And kapag sa likod niya naman siya nilagay, ganito siya. Ayan. So kung ididikit pa talaga sa batok mo yung cable. Ayan siya. Ayusin ko lang ah. Ayan. Bali nakaganyan siya, diba? Ayan. Ganyan siya kahaba. Diba? Para ka may malaking earrings na nandiyan na nakakabit. Kung mas umikli pa to, okay na to eh. And, ayun. May naka-indicate dito na left or right. And ito kasi, para siyang headset ng Apple. Na pareho sila ng, medyo may similarity sila nung, ayan o. And ako, hindi ako fan ng yung goma, yung earbuds. Kasi natatanggal siya sa tenga ko, hindi ko alam or baka hindi na talaga fit sa akin yung mga goma na yon. And yeah. No, first time ko itong trinay, ginamit ko talaga siya nang walang charge. Kasi yung charge na meron to is from, yung kung ano yung original charge na from the factory. Nung mga unas mo talaga yung tugtog, then yung mga tumagal-tagal na, and hindi ako nalalayo sa cellphone ko na, parang alam mo yung nasi-stop siya or nagagaralgal. Pero nasa mindset ko na yun na baka because of the charge, and that yes, dahil nga yun dun guys. So, chinarge ko siya. Yung mga sobrang techie na specs guys, i-search na talaga sa iba ha. Pero ako kasi, i-review ko lang to based from my consumer perspective. And ito, chinarge ko siya for 3 to 4 hours. And ang alam ko, 2 hours mo na ito siya i-charge and it will last to 6 hours. Kasi dito niya siya isasaksak guys. Yan. Hanapin niyo yan, i-open niyo. And yan, dyan niyo siya i-charge. And after ko na siya i-fully charge, ginamit ko siya from 6:30 ng umaga
And nag-lash siya sa akin hanggang 3:30 ng hapon. So, mga 9 hours ko talaga siyang nagamit, guys. And yung 9 hours na yon hindi ko siya, parang hindi naman tuloy-tuloy talaga ako siya nagamit. Minsan in-off ko siya, minsan hindi ko nagagamit for ilang hours. Pero, sa 9 hours na yon mas marami naman talagang nagamit ko siya. And ang kiniklaim lang naman niya is maglalas siya for 6 hours. So guys, paano ba natin siya makoconnect sa cellphone natin? Simple lang naman actually. But ilalong press niya lang naman tong button na yan. And pag umilaw na yung indicator niya, sa kanya nabuksan yung Bluetooth. Then makikita nyo yung... Ayan. May makikita kayong... Ewan ko makikita ah. And may kita nyo itong JBL Tune 205BT. And, tutin nyo lang yun and connected na kayo. And dito sa phone ko, may kita ko rin yung battery level nitong headset na to. Kasi meron siyang nagpa-pop up na icon. Icon na to. Yan yung for the battery life, ay battery level nung headset. So, alam mo na rin kung kailan mo siya i-charge or hindi. Yung mga second to third day ko siyang ginamit, nagkasugat yung tenga ko. Kasi parang ang gaspang niya kasi, ang gaspang nito. Siguro dahil bago, pero ngayon medyo okay na siya. Pero nagkasugat talaga yung tenga ko. And masakit siya nung una. Pero ngayon okay naman na siya. And for its sound quality, maganda siya guys. Okay siya. Malakas naman. Pero syempre pag nasa maingay ka talaga na crowd, hindi mangingibabaw pa rin yung maingay na crowd kesa dito sa headset. For me, okay na kasi yung quality niya. And, parang kapareho lang din naman siya ng tunog nung dito sa Lightning na headset ko. Kaya ako bumili ng bagong headset kasi ayan no. Alam niya na mga users ng mga earphones na ito yung pinaka number one na hate natin. Alam niyo yung struggle kapag nasira na yung dulo ng mga headset natin. For its price, mabibili mo na yung mga true wireless na earbuds like Xiaomi, mga nilalabas and mga nire-review ng iba. Pero ako nga, hindi ako fan ng mga buds. So, mas pinili ko na lang ito. Total, Bluetooth pa rin naman siya, kaya lang mahaba kasi yun lang yung cons ko sa kanya eh. Sa call naman, kapag ginagamit ko siya sa messenger na pang-call, tuloy-tuloy lang. I mean, hindi siya nagda-disconnect. Pero pag ginamit ko yung call, na ginagamit ko yung phone, na cellular phone ko, yung load ko, hindi siya nagko-connect agad-agad dito. So, kailangan mo pang mamili ng speakers kung gagamitin mo yung... Kasi nagde-default siya agad dun sa phone ko, ha? Nagde-default agad siya dun sa mic ng cellphone ko. So, kung gusto ko siyang gamitin and naka-on naman siya, kailangan ko pa siyang i-connect doon. The sound naman sa calls, tinanong ko yung kausap ko kung okay naman, kung malakas naman, kung ano yung quality ng sound na napipick up niya. Sabi niya, okay naman, maayos naman, clear naman. So, thumbs up ako doon, okay ako doon. And dito yung mic niya, guys. Ayan, natatay yung mic niya eh. And yun na nga, guys. Overall, ng product na to, for me, is worth it naman yung perang binayad ko. And if papapiliin ako, kung bibili na naman ako ng bagong Apple na Lightning cable, kasi iPhone 7 na nga yung cellphone ko, and wala nang jack para dun sa headset, mas bibiling ko na lang itong Bluetooth headset. Kasi magagamit ko pa yung headset na to sa kahit na ano phone na meron ako. Diba? And speaking pala sa singit ka lang din, speaking pala sa pag-disconnect, hindi mo siya ginagamit. I think for 10 to 20 minutes nag-disconnect siya sa phone mo. So, better check muna yung connectivity kasi alam mo na, nakakaya, baka naka-loudspeaker ka, di ba? Baka nilakasan mo yung volume, tapos biglang hindi ka pala nakakonnect sa headset mo. So, ayun na guys, for me, yung pera ko worth it naman. And okay naman yung binigay niya na sound quality. So, skip man ako na description na gusto ko pang i-share. Maybe check nyo yung description box sa baba and
i-share ko dun lahat ng mga na-experience ko ba dito. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you next time. Bye!